Hello sa inyo. So ngayon ay kagaya ng nakikita nyo ang ating topic ay cascade refrigeration system. So sa cascade refrigeration systems, meron tayong dalawang type, yung direct contact at saka yung closed cascade condenser. So ano bang pinagkaiba ng closed saka nung direct contact? Yung closed, dalawang types ng refrigerant yung ating ginagamit. Pwedeng magkaiba, pwede rin naman magkaparehas. The closed cascade condenser fluids in the high pressure and low pressure system may be different. Yon, kapag closed cascade. But in the direct contact heat exchanger, the same fluid is used throughout the system. So most common use ay yung direct contact. So itong una nating example ay direct contact. So kung napansin nyo, dito sa direct contact heat exchanger, yan, ito yung ating direct contact heat exchanger. So pasok dito si point 2, labas si point 3. Dito naman yung same lang din na refrigerant, point 8, labas si point 5. So ang nangyayari dyan, yung evaporator nitong high pressure system ay nagsiserve as condenser nitong low pressure system. So yung heat na nire-reject nung condenser dito sa low pressure, yan, kita naman natin, ay siyang nagsiserve as yung heat absorbed by this high pressure system. Kaya ganito yung ating pH and yung ating schematic diagram. So ang kailangan nyo lang dito sa pagkuha ng ating mga points ay yung ating pH diagram at saka yung schematic diagram. Okay, so dito sa point 1, para din siyang ano, dalawang vapor compression system, yung simple vapor compression system na yun, pinagpatong lang. Ano? So, yung 0.1, 0.5 natin para saturated vapor. 0.2 and 0.6, superheated vapor. 0.7, 0.3, saturated liquid. 0.8 at 0.4, paras na wet mixture. So, dito, ang pinakaiba nito sa mga nauna is tatlo na yung kanyang pressure. So, meron tayong low pressure, merong cascade condenser pressure, at meron tayong high pressure condenser. Okay? So, madali lang yan. Basta ang mahalaga, alam nyo yung pH diagram, tsaka yung schematic diagram. Okay, so now, proceed na tayo, agad-agad, sa pagsosolve ng sample problem ng direct contact cascade. Okay, so i-drawing ko na yung ating pH diagram. At kung napansin nyo nga pala, meron tayong dalawa ditong mas. Mas dun sa low pressure at mas dun sa high part ng ating cascade refrigeration system. Magkaiba kasi yung amount ng refrigerant na dumadaan dito sa taas tsaka dito sa baba. At mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano natin yan isosolve. Okay, so basahin ko lang yung problem. In a certain refrigeration system for low temperature application, a two-stage operation is desirable which employs ammonia system that serves a 30-ton evaporator at negative 30 degrees Celsius. The system uses a direct contact cascade condenser, and the condenser temperature is 40 degrees Celsius. Find the following. So, yung una, pinapasketch yung schematic. Okay, hindi ko na yung isasali. Na-sketch ko na naman yung pH diagram tsaka yung schematic kanina. Then, letter B, the cascade condenser pressure in kilopascal for minimum work. Letter C, the mass flow rate in the low and high pressure loops. Okay, and letter D, the total work. Okay, so simulan natin. Yung una na kailangan nating ilista is kung anong type ng refrigerant. So sabi dun sa problem, yung refrigerant is ammonia. Kaya paki-ready ako ng inyong mga ref table. And then yung capacity ay 30 TR. So QA is 30 TR. Saan ba ang QA diyan? Doon pa rin sa evaporator, hindi yun magbabago. Isang evaporator natin diyan ito. Okay? Though nagsaserve to as evaporator, pero yung ating main na evaporator para dun sa buong system ay ito. Yung sa process 4-to-1. So, yun yung tinutukoy doon na 30-ton evaporator. At negative 30 degrees Celsius. So, may given na temperature sa evaporator which is negative 30 degrees Celsius. Ayun. So, the condenser temperature is 40.
may condenser temperature na 40. Aling condenser ang tinutukoy dyan? Yung nasa taas, hindi yung sa cascade. Ano? So, ang unang hahanapin natin is the cascade condenser pressure. So, pangalanan natin yung mga pressure. So, let natin na PE, pressure sa evaporator. Evaporator pressure. Then, ilet natin na P sub C, yung condenser pressure. O, ganyan na lang ha. Then, yung pressure dito sa direct contact na condenser is P sub X na lang. So, yun, ilagay natin. Pressure dun sa cascade condenser. Cascade. O, cascade na lang. Cascade pressure. Okay, so ito yung P sub E, ito yung P sub X, ito yung P sub C. So, pinakamababa yung P sub E, then P sub X, then P sub C. Okay, so paano natin hahanapin? Sabi dyan, hanapin ang cascade condenser pressure for minimum work. So, kapag nabasa nyo yun, tapos wala na namang ibang given, tapos nakasulat doon for minimum work, yung PX, yung cascade condenser pressure is just the geometric mean. So, pag sinabi natin geometric mean, square root ng product ng evaporator pressure at nung condenser pressure. So, kailangan natin ng evaporator pressure and condenser pressure para makuha natin yung cascade condenser pressure. So, saan naman natin kukuhanin yung evaporator pressure at yung condenser pressure? Meron tayong given dito na temperature. So, sa temperature na ito, tingnan natin kung ano yung pressure. Kuha sa refrigerant, punta sa ammonia, table B.2 or page 1. Hanapin nyo dyan yung negative 30. O, yung negative 30, yung katapat na pressure, so, at negative 30 degrees Celsius, ang pressure ng evaporator is 119.5 kilopascal. Then, at 40 degrees Celsius, pressure ng condenser, o, scroll down, hanapin yung 40, yung katabing value, 1554.9 kilopascal. So, ito yung saturation pressure dun sa evaporator at dun sa condenser. Now, to solve for PX, isubstitute lang natin dun sa formula. Tandaan nyo yung formula na yan. Kapag hindi given yung pressure dito sa gitna, makukuha nyo siya by getting the square root of the product of these two. So, yun yung sinasabing for minimum work. So, evaporator pressure, ano nga ulit? 119.5 condenser pressure. Di ko na isusulat yung unit. Kasi alam naman natin na ang lalabas na unit ay kilo pascal. Okay, so kung si calc yung square root ng 119.5 times 1554.9 plus equals 431.0575 kilo pascal. So ito na yung sagot natin doon sa letter B, the cascade condenser pressure in kilopascal. Then letter C, the mass flow rate in the low and high pressure loops. So, paano ba natin kukuhanin yung mass flow rate doon sa low and high pressure loops? Pakinote ako nito, itong mga pressure natin. Yung tatlo. O, kung gusto nyo gamitin yung temperature, pwede naman. Kung gusto nyo gamitin yung pressure, pwede rin. Kung alin yung mas maalawan sa inyo. Okay, so pakinote ako ng given ha, para i-erase ko siya mamaya. Na-note ko lang din dito sa space, sa taas. Okay, so i-erase ko lang. Next, isipin muna natin kung paano natin kukuhanin yung mass dun sa low at saka dun sa high pressure loop. So, idodrawing ko dito yung ating cascade condenser. Okay, so naidrawing ko na yung ating cascade condenser pressure together with the yung points. Ito yan. Itong 2, 5, at saka yung 8, 3. So, ito dun, itong 2 at 3 para dun sa low pressure loop. Tapos dun sa isa,
yung high pressure loop natin, yung 5 tsaka yung 8. Okay, so by energy balance, energy in equals energy out. Saan ko isusulat? Energy in equals energy out. Alin yung pumasok dito sa ating cascade condenser? So, pumasok is 0.2 at saka 0.8. So, mass 2, H2, plus mass 8, H8. Nakamultiply na yung mass kasi, di ba, yung nakukuha naman natin na enthalpy ay specific enthalpy naka per unit mass. Kaya, may nakamultiply na mass. Hindi pala kita. Ulit. M2H2 plus M8H8. Equal dun sa lumabas. Ang lumabas, 5 at saka 3. So, M3H3 plus M5H5. Now, analyze natin. Ano ang M2, M3, M5, M8? So, kita natin dito sa low pressure loop, yung mass dito sa 0.1, yung mass sa 0.2, yung mass sa 0.3, yung mass sa 0.4, iisa. Tama, kasi isang loop to eh. So, kahit yun ay pumasok dito sa joint, paglabas dito, yun pa din yun, yung mass to pa din yun. So, ilet natin yung M2 at saka yung M3 as M sub L. So, M sub L times H2. Yung M8 at saka yung M5 naman, kita natin, nasa iisang loop din sila. So, yung M5 at yung M8, yun yung M sub H, or yung mass dun sa high pressure loop. So, plus M sub H, H sub 8, equal sa, ano nga ulit ang M3? ML H3. Plus M sub H, H sub 5. Now, i-combine natin yung magkasama or yung magkaparehas na mass. So, ML sa ML, MH sa MH. O, alin yung gusto nyong kuhanin? Kuhanin natin, di ba, ang given dito ay QA, TR. So, kuhanin natin si MH in terms ng ML. Kasi yung ML, masosolve natin siya dahil may given na QA. So, yung MH, yung kailangan nating isolve in terms ng M sub L at saka ng enthalpies. So, dito ko ilalagay sa left side yung M sub H times H8 minus H5. H5 na lang minus H8. Bakit ko ginawa yun? Kasi mas malaki yung H5 kaysa H8. Tapos dito, H2 minus H3. Okay? So, same lang yun. So, para ma-solve natin, simplify natin tong equation. So, si M sub H or yung mass dun sa high pressure loop is equal to M sub L times H2 minus H3 divided by H5 minus H8. Okay, so ito yung ating formula para ma-solve natin yung mass dun sa high pressure loop. Okay, so dahil yan yung ating formula, kailangan pala natin ng H2, ng H3, ng H5, ng H8. At hindi natin makukuha yung mass dun sa low pressure kung, di ba, QA is M sub L times H1 minus H4. Kung wala tayong H1 at H4. Therefore, ang kailangan natin gawin is kuhanin lahat ng enthalpies. Dahil hindi tayo makakarating dito sa 0.8 kung wala tayong points 1 to 7. So, simula natin kuhanin yung mga enthalpies sa bawat point. Kukuhanin natin yung mga enthalpies. Magsimula tayo sa point 1. So, at point 1, ano yung given na condition? So, sabi dito sa problem, ang evaporator temperature is negative 30 degrees Celsius. O kaya, pwede ang gamitin nyo is yung evaporator pressure na 119.5 kilopascal, maalin. So, dito tayo sa temperature. Kahit alin naman, pares lang naman yun. Parehas na row lang yung makikita nyo. So, H1, nasan ba yung point 1? Saturated vapor. And kapag saturated vapor, ang enthalpy ay Hg. At anong temperature? Negative 30. And bukod doon sa enthalpy, ano pang kukuhanin natin? Diba? Process 1 to 2 is isentropic. So, para makuha natin yung S or yung H doon sa point 2, gagamitin natin yung entropy sa point 1. So, kuhanin natin yung Sg at negative 30. So, ang H1 or yung Hg at negative 30 is, tingnan natin, nasaan na? Ano nga ulit yan? Ammonia. Ay, sorry. Mali pala tinitignan ko. Ammonia ito. Tingnan natin, NH3. So, 30. Ay, negative 30. Nasaan ang H? Doon sa page 2.
So, at negative 30, ang HG niya is 1404. 1,404 kilojoules per kilogram. And then, yung SG, 5.7778 kilojoules per kilogram Kelvin. Okay, so nakuha na natin yung H1. Now, punta na tayo sa point 2. Kuhanin na kaya natin yung ano. Naisip ko lang. Kuhanin na natin yung... Unahin natin kuhanin yung point 3. H3. Bakit? Bakit ko uunahin yung... Kasi diba yung... Ah, sorry. Mali pala. H4 pala. H3 pala is HF at... Okay, huwag niyo lang pansinin yung sinabi ko. Punta tayo sa point 2. At point 2... Superheated siya. Super. So, ang... pressure, di ba dito sa point 2, walang binigay na temperature sa cascade condenser. Pero, sinolve natin kanina yung PX. And PX, yung condenser pressure, or yung cascade condenser pressure, is 431.0575. And then, para makuha natin yung H2, kailangan natin isa pang property, at yung isa pang condition na yun is yung entropy. Which is, S2 is equal to S1, na yung kinuha natin sa table, 5.7778 kilojoules per kilogram Kelvin. Okay, now, punta tayo sa superheated na ammonia. And hanapin natin yung pressure na 431.0575 kung meron. Kung wala, double interpolation. At syempre, wala, walang ganon. Ang meron dito ay 400 and 500. So, unahin natin sa 400 kilopascal. At 400 kilopascal, hahanap tayo ng entropy na 5.7778. Walang ganun uli. So, ibig sabihin, mag-interpolate tayo. Yung malapit na andito is... liit ako lang. Very late. Yung pinakamalapit na dito sa 5.7778, yung umipit sa kanya na values, ay 5.7111 at saka 5.7850. So, nasa gitna nitong dalawa, yung 5.7778. Ang katapat na enthalpy ng 5.7111 is 1,543.6. Sulat natin. And yung katapat na enthalpy nung 5.7850 ay 1567.1. Okay. So, using our calculator, tayo ay mag-i-interpolate para makuha natin yung H at 400 kilopascal at an entropy of 5.7778. So, yan. Type natin, 5.7111, 5.785. Then, enthalpy, 1543.6, 1567.1. Shift, 155. 5.7778. Alam ko naman kayo, sanay ng mag, interpolate. Kaya, binibilisan na natin. So, 1,564.810419. Okay? So, pakilista ulit ako niyang measure na iyan. Saka yung mga nakuha natin na enthalpies. Ilista ko lang dito sa taas. So, meron tayong... Dito ko na ililista yung... H400. 1564.810419. Pwede nyo rin siyang i-store sa CalQ. So, erase ko na to. Erase. Next, punta tayo dun sa 500 kilopascal. So, dun sa 500 kilopascal, haharap ulit tayo ng enthalpy. Kita ga. Ng entropy, sorry, na 5. Ano nga uli yung entropy? Nalimutan ko tuloy. 7778, tama ba?
Check ko lang ha, wait lang. Nalimutan ko. Okay, 5.7778. So, hanap tayo ng eksaktong 5.7778 doon sa 500 kilopascal. So, swerte tayo pag meron. Oh, hindi tayo swerte dahil wala. So, ang meron na pinakamalapit, 5.7373 at saka 5.807. O, yung dalawang values lagi na umipit doon sa kailangan natin na entropy. So, ang katapat ng H doon sa 5.7373 ay 1,586.1 at ang katapat ng kasunod at yung kasunod ay 1,609.6. So, ang makukuha natin ay H at 500 which is using your calculator, paki-solve. Oh, papakita ko. 7373 5.807. Then sa Y, 1586.1 at 1609.6. Press AC, shift 155, 5.7778. Press equals 1599.75495. Okay, so nakuha natin yung at 400 at saka yung at 500. So now, pwede natin kuhanin yung enthalpy at 431.0575 by interpolating the pressure and the enthalpy. So, ang pressure is, ano nga ulit, 400 and 500. Ang kailangan natin, 431.0575. Ang enthalpy is 1564.810419 and 1599.75495. So, yung makukuha natin dito is H2. H2 pa lang. Shift 1 to type yung pressure 400 500. Then sa Y 1564.810419 and 1599.75495. Shift 155 431.0575. 1575, sana tama yung pinagpipindot ko. 6633 17. O, yan. Okay, so meron na tayong H2. Wait, i-check ko lang. Baka mamaya salang compute. Sayang effort. Okay, so tama naman. Siguro. Okay, so pakinote ulit ng value ng H2 para mamaya. Gagamitin natin yan. Okay, punta tayo sa point 3. So, at point 3, saturated liquid. Sige. Base ko na to. Point 3, saturated liquid. At ang pressure sa point 3, anong pressure natin sa point 3 to? So, ang pressure dun sa gitna, so Px. 431.0575. So, dahil siya ay saturated liquid, H3 is HF at given na pressure P sub X. Siyempre, wala naman tayo ditong eksakto dun sa saturated ammonia. Tingnan nyo kung meron na 431. Wala. So, ang meron dito, 429.6 at 515.9. So, gamit yan, mag-interpolate tayo ng pressure ng HF. Ano pa? Meron pang isa. HG. Bakit ko i-interpolate ang HG sa tingin nyo? Oh, hindi naman kayo makakasagot. Okay, so yung HG, interpolate ko kasi dito sa 0.5, saturated vapor siya. Tama. O, eto naman, yung saturated vapor siya sa 0.5. Isa yung pressure dito sa 2583. So, kung isa yung pressure, kaysa mag-interpolate pa ako mamaya, pag-isahin ko na para makuha ko na yung H5. So, dalawa na agad yung makukuha natin. H3 tsaka H5. So, at 0.5, saturated vapor. So, H5 is HG at PX. Yan. Kaya tayo mag-interpolate ng dalawa. So, ano nga ulit yung pressure na sinabi ko kanina?
429.6 at 515.9. And yung kailangan natin, 431.0575 HF. Hira pala pagkaano, soft copy. Asa na yung page 2, HF, HF. 180.36, then HG, 1442.2. Oh, sana tama pa itong pinagsasabi ko. Then sunod, 515.9, ay yun na pala yung pressure, sorry. 203.58, and 1447.3. O, yan. So, yung makukuha nating HF is H3, yung HG is H5. Sulat natin dito. Okay. So, gamit si Calcu. Bumulol na. So, ilagay sa X, 429.6, 515.9. Sa Y, 180.36, 203.58. Shift 155, 431.0575. Press equals 180.752157. Then, shift 1, 2. Palitan natin yung sa Y. Palit natin yung sa HG. 1442.2. 1447.3. Shift 155. Pressure 431.0575. Press equals yan. 1442.286133. Okay, so nakuha na natin yung H3 tsaka yung H5. Paki-note. And H3 ay equal sa H4, right? O, di tatlo na baling yung nakuha natin. H3, H4 at H5. So, pakilista ulit sa taas. O, sa notes nyo. Sa akin dito sa taas na part. Okay. Then, H5. Wala. Meron akong isang hindi na-interpolate. Pero, abot pa. Abot pa naman. Ano yon? So, hindi, pwede pa tayo mag-interpolate dahil gagamitin natin ang SG. Saan natin gagamitin yung SG? Process 5 to 6 is isentropic. So, si S6 ay equal sa S5. Aanhin naman natin ang S6. Gagamitin natin ang S6 para makuha natin yung H6. Dahil ang 0.6 ay superheated vapor. At kapag superheated, dalawang condition yung kailangan natin. So, yung dalawa na yon is yung S at saka yung temperature dito sa condenser or pressure. Kung ano yung gusto nyo gamitin. Dahil pares naman nating nakuha. Okay, so SG at 429.6. Tingnan natin. Nasaan na uli yun? Mali yun na. SG. 429.6. Okay, so yung SG at 429.6 is 5.3309. Then yung SG at 5.266. Sorry. Yung SG at 515.9 is 5.2666. So, nung in-interpolate, ito yung lumabas na SG. 5.3298. So, yung SG na yan, yun na yung S... Dito natin ilagay. Yung S5. So, yung S5, which is also equal to S6, is 5.3298. Saan nyo nang galing? In-interpolate. Nakat kasi dahil napuno yung memory. Kaya biglang nagcut yung video. Anyway, so yun na yun. Alam nyo na naman kung parang kinuha. Interpolate pa din. Ano? So, tiningnan lang yung 429.6, 515.9, yung SG, then interpolate. So, 5.3298. Gagamitin natin yung S sa pagkuha ng H6. So, kuha na natin yung H6. So, pakilista ulit ako nito. Itong S. So, okay na to na nakasulat dito. Baburahin ko lang to. Kuhanin natin ang H6. So, yung 0.6 is superheated vapor. Oh, maingay na naman yung aso. Okay. So, yung 0.6 ay superheated vapor. So, kailangan natin ng dalawang conditions. At yun nga, yung nakuha natin, una, yung given, yung temperature sa condenser, which is... Ano nga ulit yun? Nalimutan ko. 40 degrees Celsius.
Then, yung nakuha nating S6 is 5.3298. So, ang gagawin natin, hahanap tayo doon sa superheated ammonia kung meron bang 40 degrees Celsius. So, titingnan nyo yung loob ng parenthesis. Kung ayaw yung temperature ang gamitin, yung pressure sa condenser na 1,554.9. Yung tingnan nyo. Paras lang yun. So, hanap kayo doon sa loob ng parenthesis ng temperature na 40. So, ang nandito ay 14 kilopascal, 16 kilopascal, 36.26 at 41.03. Okay, so unahin natin doon sa 36.26 degrees Celsius. So, hanap tayo doon ng S na 5.3298. Swerte natin pag kung meron. Eksakto. Kaso nga, hindi tayo serte. Okay. So, ang meron dito, 5.2994. At saka, yung kasunod, 5.4443. Then, yung H is 1598.8 and 1651.4. So, makukuha natin yung H at 36.26. Ang entropy is 5.3298. So, using our calculator, interpolate ulit. So, interpolate lang tayo ng interpolate. 5.2994, 5.4443, 5.3298. Press equals 1609.835478. So, yan na yung ating H at 36.26. Next, yung H at ano nga yung kasunod na temperature? Scroll down. Page 7. Page 6 pala. 41.03. Yan. At 41.03 degrees Celsius yung S na pinakamalapit mo sa 5.3298 ay 5.2167 at 5.3659. Talagang ina-off. Sinasabay na ako ng aso. Then, yung enthalpy is 1590.6. Ay, buhay na buhay sila sa gabi. And 1644.8. Okay, so yan na yung ating enthalpies. So, interpolate natin at 5.3298 para makuha natin ang enthalpy at 41.03 degrees Celsius. Shift 1 to palitan ng mga data. 5.3659. Enthalpy 1590.6 1644.8. Shift 1, 5.3298. 1631.685925. Okay, so yan na yung nakuha natin na enthalpies at 36.26 at 41.03. Ilista ko lang dito. So, 1609.8354. Lista nyo din, dahil i-erase ko. 1631.685925. Kung in-store nyo, mas maigi. Okay, so now tayo ay mag-i-interpolate na. So, interpolate natin yung temperature at saka yung H. So, yung temperature is, nalimutan ko, 41.03, ano nga ulit yung isa? 36.26. Tapos, ang kailangan natin is 40. Then, yung H is 1609.835473. Then, H dito, 1631.685925. So, yung makukuha nating enthalpy kapag nag-interpolate tayo dito is H6. Solve natin. Shift 1 to, palitan ng data, 36.26, 41.03. Palitan ang Y, ang ilagay sa Y, enthalpy, 1609.835473 at 1631.685925. Press equals. Shift 155, 40 degrees Celsius yung condenser temperature.
So, ang ating nakuha is 1626.9677. 1626.9677. Okay, next, punta tayo sa point 7. At point 7, tingnan. Point 7, saturated liquid. Saturated liquid, so ibig sabihin, at anong temperature? 40 degrees Celsius. So, H7 is HF at 40. So, balik tayo sa saturated ammonia. Tingnan natin kung merong 40 degrees Celsius. So, syempre, meron na dyang 40. 40 degrees Celsius, hanapin nyo yung HF. So, ang HF doon is 371.43. And, process 7 to 8 is isenthalpic, meaning constant ang enthalpy. At kapag constant ang enthalpy, equal. So, equal ang H7 at saka ang H8. Oh, ang dumi na ng koko. Ayan. Okay. So, ito na yun. Kompleto na yung ating enthalpies. Ilista na natin. Ano nga hinahanap? Oh, nakalimutan ko na kung anong tinatanong. Ang tinatanong ay mass at the low and high pressure loops. So, para makuha natin yung mass, kailangan natin yung mga enthalpies. At ililista natin dito yung mga enthalpies. So, H1, simula natin. H1 is 1404, H2 is 1575.6633, H3 is 180.7522, H4 is, ayan na din yun, H4, then H5 is 1442.2861, H6 is 1626.9677. H7 and H8 yan, 371.43. O, ilista natin. H7 equals sa H8, 371.43. Okay, so kompleto na yung enthalpies, makukuha na natin yung mass flow rate dun sa low pressure loop. Paano? QA is M sub L times H1 minus H4. Bakit ito yung ginamit ko? Kasi may given na QA. Anong given na QA? 30 TR. And para makuha natin yung mass flow rate in kilograms per second, yung TR, i-convert natin sa kilowatts. 1 TR is 3.5167 kilowatts. Kasi lang TR, M sub L, H1 is 1404, H4 is 180.7522. So, ang mass flow rate, so ito ay kilojoules per kilogram. Makukuha natin ay kilograms per second. 30 times 3.5167 divided by 1404 minus 180.7522. Yan, yung ating equation. Okay? Then press equals 0.08625 kilograms per second. Okay, may sagot na tayo dun sa mass at the low pressure loop. Next, yung mass dun sa high pressure loop. Nalimutan ko yung formula. Okay, na-derive natin kanina yung formula. Ano nga ulit yun? Yung formula natin, M sub L times H2 minus H3 divided by H5 minus H8. Tama. Ano? Kasi doon yun sa may cascade condenser. Okay, so tama yan. Para ma-solve natin, i-substitute natin. So, 0.08625 kilograms per second. H2, 1575.6633. H3, 180.7522. H5 is 1442.2861. H8, 371.43. Okay. So, solve natin yung sagot. Yan. Times 1575.6633 minus 180.7522 divided by
1442.2861 minus 3, 71.43. Okay, press equals 0.11235 kilograms per second. Yay! Nakuha na natin yung mass dun sa high pressure loop. So, yun na yung sagot natin. Madali lang naman, diga. Yan, tumabingin na yung camera. Wait lang. Okay, kunwari walang nangyari. Okay, so yan. Yung ML at saka yung MH. Now, kuha na natin yung total work na tinatanong. Ano yung total work? So, total work, yung term na ginamit niya kasi yung work natin is work dahil dun sa low pressure compressor at yung work dun sa high pressure compressor, dalawa. So, work, total work is work dito plus work dito. Okay? So, pakinote ulit nung ML at saka M sub H natin dahil gagamitin natin yan sa pagkuha ng work. Erase, erase. Pati yung enthalpies, eh yung enthalpies hindi ko nai-erase. Kailangan natin yan. Compressor, 1256, yun ang kailangan natin. 1256, o erase na natin ito, hindi natin kailangan 78. Ay. Sinulatan ko lang yung tiles namin. Anong sabi ko? Okay, i-compute natin yung total work. Total work is work doon sa compressor 1 at saka yung work doon sa compressor 2. So, yung work dito sa compressor 1, yung mass natin dyan is ito, M sub L. So, M sub L, compressor 1, H2 minus H1. Then, doon sa compressor 2, ito, 5, 6. So, ang mass naman natin dito is M sub H. So, plus M sub H, compressor 2, H6 minus H5. Substitute. So, M sub L, 0.08625. Ito, naka kilograms per second, multiply sa kilojoules per kilogram. Therefore, ang unit ay kilowatts. Hindi ko na isusulat yung unit dahil baka hindi magkasya. And, alam niyo na naman yan. 6633. Minus H1 na 1404. Plus, M sub H. Ano nga? Ang M sub H, 0.11235. Times H6, 1626.9677, minus H5, 1442.2861. Alright! So, commit natin yung total. Ay, namatay. 0.08625 times 1575.6633 minus 1404. Plus 0.11235 times 1626.9677 minus 1442.2861. Press equals 35.555 kilo or 49, 5549 kilo watts. So, ito na yung ating total work. Okay, so yan lang yung tinatanong dun sa direct contact cascade nating example. Sana maintindihan nyo kung halimbawa meron kayong mga tanong at meron kayong mga hindi naintindihan, you are free to message me. So, feel free na mag-message. Huwag kayong mahiya na magtanong. Okay, so check ko lang yung sagot natin. M sub L, 0.0864. Okay, malapit. 0.1129. Okay, malapit din. M 35.2. Okay, malapit. So, yung ibibigay ko sa inyo na tawag dito, lecture or yung reference ay yung mga PDF. So, dun sa PDF, meron din dong solution. So, kung halimbawa na medyo napabilis ako ng pagsasalita dito or pag-discuss, pwede nyo namang i-post-post, tapos ulit-ulitin, and pwede nyo rin makita yung solution dun sa PDF na ibibigay ko. Pwede nyo ulit i-try, i-solve lang kayo para masanay kayo. Ala, so yun lang yung example ko for direct contact cascade. So kung may tanong, ay itanong po kaagad sa akin para madiscuss natin and para maging prepared kayo sa mga exams nyo. So God bless sa inyo and sana ay safe kayo, parati kayong safe.
At huwag kayong ma-stress kung masyado man daming inaaral. Ano? So, nandito kami ng mga prof nyo para i-guide kayo. Okay, so that's all. And yun nga, thank you so much for watching. God bless and keep safe. Bye-bye!